Lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you. So, dito makikita natin na the state of nature was even worse than the state of man. Radokya, ang ibig sabihin, isang tao na naghihintay sa horizon with head thrust forward na tinitignan niya, umaasa siya sa isang magandang kinabukasan at bukang liwayway na darating, and that is Christian. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay taong may pag-asa. Sabihin niyo po na malakas, ikaw ay taong may pag-asa. Huwag kang malungkot. Huwag kang mawalan. Nana, positibong pananaw. Huwag mong tularan ang mga tao na ginugugol lang nilang kanilang buhay in the vicious cycle of life. Anong ginagawa nila? Party-party. Hihintayin ang insinas at katapusan. And then inom dito at inom doon. At kung ano-anong mga kalayawan at ano-anong mga bagay na nakapagdudulot sa kanila ng mas mabigat na kalagayan sa buhay. Ang mga mananampalataya ay hindi kinakailangang magkaganon dahil ikaw ay may hinaharap na maganda at maluwalhating pag-asa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kay Pablo, hindi nakakapagod ang buhay kahit napakaraming pagsuko. Bakit? Dahil sa pag-asa niya. Can I hear an amen? Nakulong na't lahat-lahat yan, pinahirapan na't lahat-lahat yan. Pero sinasabi, hindi maikukumpara ang mga pansamantalang nararanasan natin ito sa darating na kaluwalhatian. Can you see that? Sa ating binasa kanina. At ito ay isang active, isang buhay na expectation. This hope made him persevere. Mga kapatid, the Christian is involved in the human situation. Within him must battle with his own evil human nature. Without, he must live in a world of death and decay. Ang Christian dapat talagang maging magpakatatag sa buhay na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, desperadong mga pangungusap. At tayo ay magkaroon sana ng palaging pag-asa sa ating mga puso. At we always say this during Christmas, na bago kayo, napapagod ka na sa trabaho mo at gusto mo nang mag-resign, gentle reminder and solicited advice, feeling ng aming makapangyarihang tagapagligtas na si Jesus. Salamat po sa paalalang niya. Habang kami ay narito, Lord, at ginagampanan namin ang aming mga ministry at mga tawag sa buhay na ito. Gawin mo kaming responsable na punong-puno ng positive, ng pag-asa, Panginoon, at pagsusumikap sa aming mga buhay. Hallelujah sa pangalan ng